Pasinayaan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang ating Panginoong Hesukristo na muling nabuhay, ang kanyang biyaya, kapayapaan at ang pagkikipagkaisa ng Ama at ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang dapit hapon sa inyo pong lahat. Ngayon po ay Biyernes sa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ipagdasal po natin ang isa't isa, gayon din ang ating mga samo at pananalangin kasama ni Santo Padre Pio. Pag po Biyernes, tayo ay may debosyon sa banal na puso ni Jesus at gayon din naman sa malinis na puso ni Maria. Atin din pong isama sa mga panalangin ang Muslim world na ngayon ay nagpapahimakas ng kanilang Ramadan. Ito'y katulad din ng ating pagdiriwang ng Kwaresma na nais nating dalisayin ang ating pagkatao maging ang ating mga pinagkakaabalahan sa araw-araw na pamumuhay at pagkakabuhay. Idalangin po natin yung mga papauwi galing sa kanilang trabaho, mga mag-aaral, matapos ang kanilang sanglinggong pag-aaral, pagtuturo, paghuhubog, maging yung pong mga birthday celebrators katulad ni Ron Chris Adrian at ang iba pang mga nagadiwang ng kanilang anibersaryo. Meron po tayong santo na ipinagdiriwang ngayon, si Saint Anselm of Canterbury, obispo at pantas ng simbahan. Siya po ay masigasig na nagsagawa ng evangelization sa England. Mga kapatid, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, siyasati natin, kilanlin natin ang ating mga kasalanan, mga pagkukulang, at humingi kita sa Diyos ng grasya, ng kapatawaran, higit na katapatan at kalinisan ng kalooban. May kababaang loob ating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan. At Ama naming makapangyarihan, pinagkalooban mo ng kakayanan ang obispong si San Anselmo upang saliksikin at talakayin sa kanyang pagtuturo ang matayog na paglalahad ng iyong karunungan. Gawin mong maging matalas ang aming isipan upang makatulong sa aming pananampalataya sa iyo at upang aming malasap ang tamis ng iyong iniutos na aming panaligan sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang pariseyong nangangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautosan at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol, saka nagsalita, "Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Tadeus na nangangalang na nagpapanggap na isang dakilang pinuno at nakaaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa walang kilusan. Pagkatapos lumitaw naman si Judas na taga Galilea noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo masasanla at lilitaw ang lumalaban kayo sa Diyos. Napakahinuhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinapasok ng muli ang mga apostol. At pagkatapos, ipapalo at pagwalang pangaral sa pangalan ni Jesus. Sila'y pinalaya, galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan at doon nagtuturo ng nangangaral tungkol kay Jesus ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, ang tanging aking mithii, Panginoong makapiling. Ang tanging aking mithii, Panginooy makapiling. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan. Kaya walang takot na ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Ang tanging aking mithii, Panginooy makapiling. Isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay itong sa puon hinihiling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo. Apang kagandahan na imamasdan ko. At yaong patnubay niya ay mata mo. Ang tanging aking mithii, Panginooy makapiling. Ako'y nananalig na bago mamatay. Masasaksihan ko ang iyong kabutihan sa ginagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala.
tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Ang tanging aking mithii, Panginooy makapiling, ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, 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 alleluia. Ang tao ay nabubuhay sa salita na may kapag na pagkain kanyang bigay. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudiyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong siya ni Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Felipe. Sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin, sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao. Gayun din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggang sa gusto nila at nang makakain sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka.
ka namin, Panginoon Heso Kristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli, isa pong maganda, punong-puno ng grasyang dapit hapon sa inyong lahat. Ngayon po ay 21 ng Abril, nagkataong pagpapahimakas ng Ramadan ng Muslim world. Ay siguradong kakain yung mga yon, pagkat 40 days na nag-ayuno ang mga kapatid nating Muslim. Siguro naman po ay naalaala pa ninyo yung Kwaresma natin. Simula nung Miyerkules ng Abo hanggang umaga ng Huwebes Santo. Yung po ay panahon ng Kwaresma. Then eventually, towards evening of Holy Thursday, we celebrate the solemn Paschal Triduum. At pagka Biyernes Santo, ay nagdadasal din po tayo para sa mga Muslim at mga taong nasa sa ibang relihiyon. Tinatawag po natin yung interreligious dialogue. Pakibigkas natin muli, interreligious dialogue. Kaya noong alas 3 ng hapon ng Biyernes Santo, nagdadasal tayo para sa ikapagkakaisa ng mga Kristiyano na inatawag nating ecumenical dialogue. Pakibigkas natin muli, ecumenical dialogue. Pag po ecumenical, yun ay kapwa natin Kristiyano. Pero pagka interreligious or interfaith, ay inatawag nating yung mga iba ang relihiyon, katulad ng Muslim, ng Buddhist, Hinduism, at kung ano-ano pang mga katutubong pagkilala sa Diyos. Pagkat kahit po ang ating mga tao, pag pinag-uusapan ang sangkatauhan, edi yung iba't ibang lahi, iba't ibang nasyon, at yung mga religious conversion. Basahin po ninyo yung sulat sa mga Hebreyo, yung first chapter na itumutukoy. Ang Diyos ay nagsalita sa iba't ibang pagkakataon sa ating mga ninuno. Kaya nandoon yung tinatawag nating revelatory experience. Pakibigkas natin muli, revelatory experience. Ang pagbubunyag o self-disclosure ng Diyos sa mga tao. At ang mga tao ay tumutugon. Kaya nandoon yung dialogo ng buhay. Pagtawag, pagtugon. At batid natin na ang simbahan ay tinawag ng Diyos. Ang simbahan po ay binubuo ng mga tao, iba't ibang pamilya, at sa bisa ng sakramento ng binyag, ikaw, ako, bawat isa sa atin ay naging mga inangking anak ng Diyos. Kaya the very nature of the church is to evangelize. Pakibigkas natin muli. The very nature of the church is to evangelize. Ang naturalesa ng simbahan ay dalhin ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng larangan ng buhay ng tao. Multifaceted dimension of human existence. Economically, politically, socially, culturally. Kaya
dalhin ang mabuting balita ng kaligtasan to all strata of humanity. Kaya pag all strata, people of various walks of life, various sectors, various nations, pagkat ang simbahan ay asin at ilaw ng sanlibutan. At by virtue of our baptism, tayo rin ay mga asin at ilaw ng mundo. Kaya mayroon kita ritong malaking kandila, Sirio Pascual, na binasbasa natin noong solemn vigil, Pascal vigil. Kaya dapat nag-aalam ang kaliwanagan ni Kristo sa ating buhay. As children of light, we are no longer children of darkness. Tayo po ay mga anak sa kaliwanagan ni Kristong muling nabuhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi ko po malimutan noong 1964 ang Vatican II documents. Isa sa dokumento ay Nostra Aetate. Mga nasa sa ibang relihiyon ay we are duty bound na sila ay dulutan natin ng grasya, ng biyaya at pagbabiyaya ng Diyos. Yun po ang manner of our existence. Tagapagdala sa isip, sa salita, sa asal, pinaggagawa. Tagapagdala ng grasya sa ating kapwa-tao. Kung saan may digmaan, dadalhin natin kapayapaan at pag-ibig. Pagkat batid natin, sin is the absence of love. Pakibig ka sa mga natin muli. Sin is the absence of love. At kung kayo'y matatas ang memorya, noong 2020, ginawa natin yung siyam na taon ng novena for the celebration of 500 years of Christianity in the Philippines. Kaya naman noong 2020 ay ginawa natin yung Year of Interreligious Dialogue and Ecumenical Dialogue. Then eventually, after 2 years, nandyan yung Adjentes, addressing all nations in the world. Pagkat ang mga Pilipino, saan man mapapunta, ay dapat evangelizer, tagapagdala ng mabuting balita ng kaligtasan sa sangkatauhan. Yun po ang ating mission. Ay ngayon ay niliwanag hanggang kahapon yung tinatawag nating pagiging born from above or born again. Isinilang na muli sa tubig at espiritu. Sasambahin natin ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Kaya dapat tayo'y namumuhay sa katotohanan ito ng ating pananampalataya. Be sincere and truthful to our baptismal integrity and vocation. At ngayon pong araw na ito, ay in our interreligious dialogue, naalala ko, Biyernes, araw ng pag-ibig, pagkat nagdidibusyon tayo sa Sacred Heart of Jesus, Biyernes Santo, nagsimula din ang dibusyon sa Lord of Mercy, Diyos ng dakilang habag at awa at mapanligtas na pagmamahal. Kung kita ay talagang beneficiaries of salvation, we are duty bound to share those graces. Kaya naturingan ang Kristiyano, dala-dala mo sa pagkatao mo si Kristo, ay patunayan mo ito
na ang Word of God ang memory of the Last Supper. Kita po'y nagsasalo-salo rito sa hapag ng salita ng Diyos, hapag ng huling hapunan, pagkat sabi ni Jesus, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipinicture sa unang pagbasa, si Gamaliel, yun po ay teacher ni San Pablo nung siya ay Pariseo pa. Ay ngayon ay binabanggit ko sa inyo si Saint Anselm, ang nagdala ng mabuting balita ng kaligtasan sa England, kaysa po ay pantas ng simbahan. At buong husay po niyang ipinaliwanag. Ano ba ang theology? What is the definition of theology? Sabi ni Saint Anselm, faith seeking understanding. Pakibigkas natin muli. Faith seeking understanding. Fides querens intellectum. Pakibigkas natin muli. Fides querens intellectum. Yung po yung Latin. Faith seeking understanding. Kaya ang hamon sa atin ng resurrection ay the mystery at the service of Christian proclamation. At binanggit ko rin po, resurrection, the mystery of understanding who Jesus is. Sino si Jesucristo sa iyong buhay? Kaya, faith-seeking. Hindi po kita naniniwala sa sabi-sabi. Dapat kumbinsido tayo as we read and reflect the Word of God and as we are nourished by the Eucharist, pagkat ito ang sentro ng ating buhay, 50 araw tayo nagadiwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. Dapat ito'y may influence, may bisa sa ating buhay at pamumuhay araw-araw. Kaya yung halimuyak ng kabanalan ay dapat nalalanghap, nararanasan sa ating pagkatao, ng ating kapwa-tao. Convincingly. Kaya dapat kumbinsido tayo. Hindi peke. Hindi tayo nagpapanggap, kundi kita ay nagpapatotoo. Witnessing to by words as well as by deeds. Kaya isinasaisip natin, isinasa puso, isinasa buhay natin ang ating pananampalataya. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya yung realidad, simbahang sanhi ng kaligtasan. Simbahan, grasya, at patuloy na biyaya at pagbabiyaya ng Diyos sa ating buhay at pagkakabuhay. Pag-uwi ninyo sa inyong mga pamamahay, dapat kayo ay grasya sa inyong pamamahay. Grasya sa inyong kapitbahayanan at sa inyong larangan ng buhay. Sabi sa akin nung aking pamangkin kaninang umaga, yung isa raw sa kanilang eroplano, naglagos yung ibon dun sa bubog ng eroplano, ay di papalitan yung bubog ng eroplano, yung parang windshield sa harap ng piloto. Sabi ko eh, kabisa naman nung ibon na yon na kayang lumagos. Sabi ko ay baka naman yun ay naampiyasan ng balikatan. Pagkat alam naman natin na warprick ang marami sa atin. Mayroong warprick syndrome. Nanonood ng mga digmaan at barilan. Kaya ang kanilang takbo ng utak ay utak digmaan. Pero kitang mga Kristiyano,
ang utak natin, utak ng pag-ibig at kapayapaan. Kayo po baga ay sumasang-ayon na ang ating buhay ay palaging gera? Kayo bang mag-asawa? Away ng away? Kayo bang mga anak na iiskandalo sa mga pinagagagawang kabalasubasan na mga nakatatanda na nakakaiskandalo sa nakababata? Hamon sa atin, peace builders, bringing about the greatest love of all, pagkat ang buhay ng Kristiyano ay puspos ng galak, pamumuhay sa liwanag, hindi sa dilim at lagim ng virus ng kasalanan at kamatayan. Kaya tayo po, sa lahat ng kapamaraanan, yung ating social media, yung inyong cellphones, yung inyong Facebook accounts, Instagram, ay dapat instrument ng grasya, hindi disgrasya. Instrumento ng biyaya at pagbabiyaya, hindi instrumento ng kasalanan. Mamuhay tayo na naaangkop sa buhay katulad ng buhay ni Kristo na muling nabuhay, winasak ang kasalanan at kamatayan at tayo'y nagtatamasa ng kanyang tagumpay as children of light. Pagka Biyernes ng Kuwaresma, nagbibiya lucis kayo. Hamon sa atin, biya lucis, tahakin ang landasin ng kaliwanagan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, ang biyayang namula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkatinibig mo, ngayon nananalig, nagmamasayo. Ang lahat po ay magsitayo. Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaparehan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanayang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mong sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa magitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa? Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tububos sa aming lahat, sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel
na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. O hindi kayang lumuhod, Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa Kristo nagkabuhay, kami natubos mong tunay. Kung Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanang. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis, nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian, maging ang mga nasa paglilingkod sa ebanghelisasyon, mga misyonero, mga katikista, mga bata, mga kabataan at mga pamilya, maging yung pong mga nasa iba't ibang ministries, advocacy for social justice and peace, advocacy for environmental concern and care,
stewardship of creation as well as human life and dignity. Gayun din po yung mga nasa public and government service, men and women in uniform, mga volunteers in prison pastoral care, at yung po mga nasa bilangguan, mga nag-aasikaso sa mga may karamdaman, lalo na sa mga hospital, clinics, at maging sa karalitaan ng tahanan. Maging yung po mga sektor ng pagsasaka, pangingisda, at mga hanap buhay sa karagatan, sa iba't ibang panig ng mundo, mga manggagawa, mga overseas Pilipinos, at maging yung pong mga nasa pook na mayroong digmaan, karahasan, at mga kaganapan, mga nagsasagawa ng rescue, relief, rehabilitation, at maging yung pong mga naglalakbay by air, by water, by land, and various mode of transportation. Maging yung pong mga naghahakot ng basura, naglilinis ng ating lansangan at kapaligiran, at yung mga nasa sitwasyon ng karalitaan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nagdidibusyon kay Santo Padre Pio, mga birthday celebrators and anniversary celebrators, si Ron Chris Adrian, mga nagdidibusyon kay Saint Anselm, at pagkaganitong Biyernes, Sacred Heart of Jesus, Immaculate Heart of Mary. At gayon din po ang mga kapatid nating nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, mga kaluluwa sa purgatorio, at lahat na mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalisnisang esposo, kaisa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, Santo Tomas, San Felipe, San Andres, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa bagitan na iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nagagaling na utos, turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang dasal ng pamilya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa
para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. May pagmamahal, kagalakan, kapatawaranan. Magbigayan kayo ng kapayapaan at evening Easter blessings sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, ipagkalooban sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Naghain ng angking buhay si Hesukristo sa tanan upang patawad ay makamtan. Noong siya ay mabuhay, alleluya siya'y idangal. Ito ang kordero ng Diyos, to nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako rapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
kaligtasan sa panganib, ingatan ako. Sasagon Second Collection po ay ginagamit sa patuloy nagpapapunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ang lahat po ay
tayo magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong dinulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa magitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio tayo pong lahat. Padre Pio, tagap Tegeltsina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po inihabilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay, lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay, sa mabuting balita ng pagligtas, turuan mo kaming nawa sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taintiman, di na muling magkasala. Sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit, hangad namin ang asang matiwasay at maayos na pagbisita National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangang ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawain ito. Mangyaring makipugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, kaugnay po ng isinasagawang blessing at grand opening ng ating Kapeyo Osteria ay may pitayong pinapaalalahanan sa ating panawagan Kleigo, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa Osteria. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ng ating main arc entrance, tayo ay may malaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, ngayon pong darating na Linggo ay 23 ng buwan, araw ng pagpagaling sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, Amang Healing Masses po at Healing Liturgy na may pagagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Wala pong misa ng 4 ng hapon at 6 ng gabi. Ikalima, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng araw ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang Damada. Ito ay fundraising program upang matulungan ng ating mga eskolar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tickets sa pamisahan, sa HR's office o sa mga nakastasyon sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Dasalin po natin ang Regina Celi. O Queen of Heaven, rejoice, alleluia. The Son of Merited to Bear, alleluia. Has risen as He said, alleluia. Pray for us to God, alleluia. Rejoice and be glad, O Virgin Mary, alleluia. For the Lord is truly risen, alleluia. Let us pray. O God, through the resurrection of Your Son, our Lord Jesus Christ, You have made glad the whole world. Grant, we beseech you, through the intercession of the Blessed Virgin Mary, His Mother, we may obtain the joys of eternal life to the same Christ, our Lord. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
as it was in the beginning, is now, and ever shall be. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever will be, forever. Glory to the Father, and to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever will be, forever. Amen. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanlibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, religious articles and items na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya, loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoong Hesukristo at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ang banal na tubig nawang ito'y magpaalaala ng pakikisa sa kamatay at muling pagkabuhay ni Hesukristo sa sakramento ng binyag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at nung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at nung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at nung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Bukas po, April 22, ay simula ng nobena kay Saint Joseph the Worker. Ang piyesta ni Saint
Joseph the Worker ay unang araw ng Mayo, simula ng Flores de Maria, at sa unang araw ng Mayo, makakapiling po natin ang Apostolic Nuncio, ang kinatawan ng Santo Papa para manguna sa pagdiriwang ng misa sa umaga po, ano? Mga 9 o'clock in the morning. Salamat po. Ako po si Reverend Father Ulysses Santos Valenzuela Ribamonte, taga Marinduque, Diocese of Buac. Magdiriwang po ang Diocese of Buac ng 45th taong anibersaryo bilang local church. At ito rin po ay kapistahan ng koronasyon, anniversary of coronation of Our Lady of Biglang Awa, ang Santo Patrona ng Lalawigan ng Marinduque, Diocese of Buac. Mayroon po kaming pinagagawang bahay pari, kaya kami po ay humihingi ng inyong tulong, pagmamahal at donasyon sa ipinapagawa naming bahay pari na magsisilbing landmark, tahanan ng mga nag-retired na pari ng diocese, lalo na po yung mga may karamdaman. Salamat po sa inyong pagmamahal, donasyon at tulong. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain tayo na makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay inialay, ipinagdiwang na. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran tuwina. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Aleluya, narito na ang araw na dulot ng Diyos, na buhay na si Kristo nga tinghari at manunubos.